Hallelujah. Good morning po sa bawat isa at good evening din po sa bawat isa. Hallelujah. Patuloy po tayong nagpapasalamat sa Panginoon na kahit extended po yung quarantine, di ba? Hindi pa rin siya, hindi niya pa rin tayo pinapabayaan at hindi pa rin siya nagkukulang sa atin. Hindi pa rin yung mga provisions niya, di ba? Hindi pa rin po yung guidance ng Panginoon sa atin, yung protection niya sa bawat isa, di ba? Sabi nga po sa Psalms 107 verse 1, di ba? Give thanks to the Lord for His love endures forever. Amen po ba? At kaya sa mga oras na to, patuloy tayo magpapasalamat sa Panginoon at patuloy din po tayo magpupuri sa Panginoon. Sabay-sabay po tayo magpuri sa Kanya. Hallelujah! Jesus, fall on us, Lord, fall on us, oh God.
Lord, it's you who need, Lord, it's you, Panginoon, ang kailangan namin. Hallelujah. It's you, Jesus. Thank you for your faithfulness, oh God. Lord, we worship you and magnify your name this day. In Jesus' name we pray. Amen.
Okay, magandang umaga sa inyo. Ngayon ay napakabilis ng araw, linggo na naman. Araw na ating pagsamba, pupuri sa Panginoon. Nawa ay nakasunod po kayo sa ating awitan. At salamat sa Panginoon at bagamat ay di pa tayo pwedeng magkatipon-tipon sa ating charge. At puri ng Panginoon maging sa ating tahanan ay nakapag-pangaral tayo at nakakaawit at nakakasayaw at nakakapagpuri sa ating Panginoon. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Ang topic po natin ngayong linggong ito ay yung mga kasalanan ng tao na kinagagalit o kinapupunta ng ating Panginoon. Una-una, dito po sa Genesis chapter 1 verse 26, makita po natin ito yung na nilikha no ng ating Panginoon ang tao sa kanyang larawan. Nasabi nga po rito sa chapter 1 ng Genesis verse 26, pagkatapos likhain ang lahat ng ito, sinabi ng Diyos, ngayon nalangin natin ang tao, ating gagawin siyang kalarawan natin, siya ang mamahala sa mga isda, mga ibon at lahat ng hayop, maging maamo at mailap, malaki o maliit. At nakita po natin ay sabi ng ating Panginoon, ginawa nila lang ang tao sa kanyang larawan. Ibig sabihin ay sa kanyang kabanalan, purihin ang kanyang pangalan. At makita po natin, unang nilalang ang lalaki at ginawa ng ating Panginoon, pinatulog si Adan at kinuha ang tadyang at yun ang ginawang babae. Makikita po natin sa Genesis chapter 2 verse 21. Ang sabi po rito sa chapter 2 ng Genesis verse 21, kaya't pinatulog ni Yahweh ang tao samantalang nahihimbing kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilom ang laman sa tapat niyon. Ang tadyang na iyo'y ginawa niya isang babae at inilapit sa lalaki. Sinabi ng lalaki, sa wakas, narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto. Babae ang siyang itatawag sa kanya sapagkat sa lalaki nagmula siya. Narito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina upang sumama sa kanyang asawa sapagkat sila'y nagiging iisa. Kapos niya, puri ng Panginoon. Kaya po makita po natin dito, pinagpala po si Adan at si Eva at sila po ay binindisyonan, kinasal. Kaya makita po natin, hindi pwede po nga magpakasal ang parehong lalaki at parehong babae. Una-una po ay sisirain po natin ang gawa ng ating Panginoon pag yun po ay ginawa ng lalaki o ng babae. Kaya dapat lang magpapakasal ay ang babae-lalaki o lalaki sa babae o babae sa lalaki. Hindi pwedeng lalaki sa lalaki o babae sa babae. Mapupuot ang ating Panginoon. Kaya nakakalungkot po at marami pong naging legal na po yan sa ibang bansa, lalo po sa US. Marami na pupunta sa Estados Unidos para magpakasal ang mga kapwa lalaki o kapwa babae. Kaya nawa ay dito sa ating bansa ay malapit na yatang maging legal yun. Kaya sama natin sa ating dalangin na wag po mangyari po yun sapagkat ay na baka dagdag na namang sakit ang magagawa dadanasin po natin pag nagkaganoon. Kaya puri ng Panginoon, sama po natin sa panalangin yung mga hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Ano pa yung mga bagay na hindi kinalulugod ang ating Panginoon? Kaya po sa Genesis 19 verse 6 to 11. Yan po natin sa Genesis 19.
19 verse 6 to 11. Sabi po dito, lumabas si Lot at isinira ang pinto. Sinabi niya sa mga tao, "Huwag mga kaibigan, napakasama ng gagawin ninyong ito. Ako'y may dalawang anak na dalaga. Sila na ang ibibigay ko sa inyo. Huwag lamang ninyong galawin ang mga lalaking ito. Mga panahon ko sila at dapat ko silang ingatan. Ngunit sumigaw sila, 'Huwag kang makialam, dayuhan. Sino kang magtuturo sa amin na aming gagawin? Tumabi ka riyan, kung hindi mo gustong masaktan.' At itinulak nila si Lot at tinangkang wasakin ang pinto. Ngunit hinaltak siya ng kanyang mga panauhin. Isinara ang pinto. Pagkatapos binulag nila ang mga tao sa labas, kaya't hindi na makita naman ito ang pinto." Ano ba yung kasalanan dito? Kasi nga may dalawang bisita si Lot. Ngunit yung tagaroon ng mga kalalakihan ay gustong sipingan. Kaya dito pa lang makita po natin ay hindi na po talaga tama yung sisiping ang lalaki sa kapwa lalaki. Makita po natin binulag yung gagawa ng ganun. Kaya nais ba natin bulagin yung mga gagawa pa noon? Kaya tingnan po natin pa yung iba pang ikinagagalit ng ating Panginoon. Makita po natin din sa Exodus. Basahin po natin ang Exodus chapter 20 verse 3. Sabi po dito, "Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin." Yung sabi po ng ating Panginoong Jesus. "Huwag kayong magkakaroon ng Diyos-Diyosan o kayo larawan o rebuto ng anumang nilalang na nasa himpapawid, nasa lupa o nasa tubig. Huwag kayong yuyukod o maglilingkod sa alinman sa mga Diyos-Diyosang iyan, sapagkat akong si Yahweh ay mapanibuguin. Parurusan ko ang lahat ng aayaw sa akin, pati ang kanilang mga anak, hanggang sa ika-apat na salinlahi. Ngunit ang lahat ng umiibig sa akin ay pagpapalay ko hanggang sa kanilang kapwa-puhan." Kaya makita po natin saan ang gusto natin. Siyempre sumunod sa ating Panginoon. Huwag daw tayong gagawa ng anumang larawan o rebulto na dapat natin sasambahin, kundi ang ating Panginoon lamang. Sabi nga sa verse 3, "Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin," sabi po ni Yahweh. Si Yahweh po ang ating Diyos. Hallelujah. Purihin ang kanyang pangalan. Hallelujah. Hallelujah. Ano pa po? Buksan po natin ang Roma. Sa Roma 1. Sa Roma, o Romans chapter 1, verse 18. Dito po, maliwanag na maliwanag na maliwanag. Ang sabi po rito, "Nahayag mula sa langit ang puot ng Diyos." Kita niyo po, "Nahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong sumisiil sa katotohanan sa pamamagitan ng kanilang kasamaan. Ang maaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag yamang inihayag ito sa kanila ng Diyos. Mula pa nang likain niya ang sanlibutan, ang kalikasan di nakikita, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos ay maliwanag na inihayag ng mga bagay na ginawa niya. Kaya't wala na silang madadahilan. Kahit na kilala na nila ang Diyos, siya'y di nila pinarangalan bilang Diyos at pinasalamatan man." Kita niyo po. "Salip, naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan at nadimlan ang kanilang mga hangal na pag-iisip. Sila'y nagmamarunong ngunit lumitaw na hangal nang talikdan nila ang kadakilaan ng Diyos na walang kamatayan
at sambahin ang mga larawan ng taong may kamatayan, ng mga ibon, ng mga hayop na may apat na paa, at ng mga nilalang na nagsisigapang. Nakita niyo po, imbis na ang Diyos ang sasambahin, umanap sila na nais silang sambahin, sabi nga dito ay maging mahayop o ibon, maging yung iba nga ay sumasamba sa araw, sa buwan, sa puno, sa bundok. Kaya sino bang hindi magagalit sa ginawa ng tao? Kaya hinayaan na sila ng Diyos, tinan niyo po, kaya hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruruming pita hanggang sa magumon sila sa paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Tinalikdan nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ang nilalang sa halip na ang lumalang ang siyang dapat papurihan magpakailanman. Nakita niyo po, sinamba, no, sinamba ng tao yung mga nilalang lamang, yung mga ginawa tulad ng mga rebulto. Pero ang dapat, sabi dito, ang dapat sambahin ay ang lumalang, ang ating Panginoon. Hallelujah, sa ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Sabi dito, sinamba nila at pinaglingkuran ang nilalang sa halip na ang lumalang na siyang dapat papurihan magpakailanman. Amen. Amen. Dahil dito, hinayaan sila ng Diyos sa mahalay na pita. Ayaw nang makipagtalik ang mga babae sa mga lalaki. Sa kapwa babae na lamang sila nakikipagtalik o nakikipag-ugnayan. Tingnan niyo po, dito po sinabi po talagang hindi pwede magsama ang kapwa lalaki o kapwa babae o magpakasal man sila o magkaroon man sila ng legal na pagsasama ay hindi po pwede sapagkat yun po ay kinapupuotan ng ating Diyos. Maliwanag na maliwanag po sinasabi ng kanyang mga salita. Gayun din ang ginawa ng mga lalaki, ayaw makipagtalik sa mga babae kundi sa kapwa lalaki na rin sila na humaling. Ang ginagawa ng mga ito ay nakakahiya kaya't hindi sila maiwasan ang parusa sa kanilang lisyang gawain. Alam na may parusa pero ayaw pa rin, no? Gusto pa rin yung kanilang nais. Sapagkat ayaw nilang kumilala sa Diyos, hinayaan sila ng Diyos sa kanilang masamang pag-iisip at sa mga di tumpak na asal, nag-ialipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan, kabuktutan, sabi dito, kasakiman, masasamang isip, napuno sila ng pagkaingit at masasamang hangarin, na humaling sa pagpatay, pagtatalo at pagdaraya. Sila'y masitsit, mapanirang puri, napupuot sa Diyos, walang pakundangan, mapagmataas, mayabang, mapagkatha ng kasamaan, mga suwail sa magulang. Ayan, pati yung mga suwail, yun yung mga suwail sa atin. Mga suwail sa magulang, mga hangal, mga taksil, mga walang puso, at di marunong lumingap sa kapwa. Nalalaman nila ang utos ng Diyos na dapat mamatay ang mga gumagawa nito. Gayunman, patuloy sila sa paggawa nito at natutuwa pang makita na ang iba'y gumagawa ng gayon. Makita po natin, maliwanag na maliwanag po dito kung ano yung kinapupuotan ng ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Nawaya, mabago ang gumagawa nito, naway malaman nila, no? Kaya kung kayo may mga kaibigan o kamag-anak na gayon, ay bigyan nyo na sila ng babala sapagkat ay kawawa ang mapupunta sa impyerno. Akala nila kasi hindi totoong may impyerno. Maraming mga ngaral na wala daw impyerno. Sige po, tingnan po natin sa wakas. Kaya mabuti na ang sumusunod sa Panginoon. Amen po ba? Okay, kayong mga nakikinig, no? At
pag-isipan po natin yan. Kung meron po tayong mga kamag-anak na ganyan ang kanilang ginagawa, bigyan na po natin sila ng babala. Yan. At atong kulang po natin na tayo nakakaalam ay sabihin po natin, no, bigyan po natin sila ng babala. Ano kaya ang mas terrible pang kasalanan? Ano pa ba? Di bukod dito sa ating binasa. Yung ibang kasalanan talagang ay hindik-hindik. Talagang magagalit talaga ang Panginoon. Ano ba sa palagay nyo? Yung nagpalit ng kalikasan. Kita po, yung lalaki, ginawa niyang kanyang sarili, ginawa niyang babae. Mayroon siyang tinanggal na mga parte sa kanyang katawan. Maging ganun din ang babae. Di po ba? Di ba may mga alam tayo, mga artista pa. Mga iba pa yung mga artista. Iba yung mga kaibigan natin na mga sikat. Si mga sikat pa yun, mga gumawa noon. No? Nagpalit sila ng kanilang kalikasan. Yung babae, ginawa niya sarili niya na maging lalaki. Pinatanggal niya yung mga parte ng kanyang katawan. Talagang mapupuot ang ating Panginoon. Munang-una ating katawan ay templo ng Espiritu Santo. Di po ba? Ang ating katawan ay templo ng Banal na Espiritu. Hallelujah. Kaya nakakatakot kung ating isip-isipin po yung ganun na ang katawan mo ay papalitan mo. No, ikaw ay lalaki, gagawin mo ang katawan mo maging babae. Masunod lamang ang iyong nais. Kaya po yun ay talagang kapupuotan talaga ng ating Diyos. Kaya itong sakit na ating pinahintulutan na ito po hindi ito sakit na ito hindi galing sa Diyos kundi pinahintulutan niya, no, sa buong daigdig para makit na para magbalik loob ang tao sapagkat ay walang magagawa, wala pong magagawa ang tao kung ano man ang gawin ng ating Diyos. Kaya sa ating kung alam natin kung ang lahat ay magsisisi, tunay na pagsisisi ay mawawala ang salot nito sa buong daigdig. Amen po ba? Amen. Kaya po, nawa ay sa ating mensahe nito ay matuto ang halos sa lahat ng nilikha. Magbigay papuri sa Panginoon. Patuloy po tayong bigyan siya ng papuri at iwasan yung mga hindi ka nais-nais na gawa kasamaan na kinapupuota ng ating Panginoon. Ang sabi pa nga dito, yung hindi lamang yung mga nagpabago ng kanilang katawan, no? Kundi yung mga sabi na yung masasamang hangarin, yung mga masasamang hangarin, yung kasakiman, sabi dito, kabuktutan, yung pagkaingit, yung mga masamang hangarin, o nahumaling sa pagpatay, nasama pa rin dito yung pagtatalo, yan. Alam natin na iba ay mahilig sa mga pagtatalo hanggang ito ay mapunta sa pag-aaway hanggang sa pagpatay. Pagdaraya, sabi pa dito, masitsit. Alam niyo ba yung masitsit? Mapanirang puri. Yun napupuot sa Diyos. Meron ba kayong alam na napupuot sa Diyos? Marami na po. No? Pag yung kanyang buhay ay puro problema ang kanyang nararanasan. Napupuot siya sa Diyos.
imbis na humingi ng patawad, kundi sinisisi ang Diyos at napupuot sa Diyos. Walang pakundangan. Ayan, walang pakundangan. Pag walang pakundangan, hindi marunong gumalang, di ba? Mga bastos, ibig sabihin ng walang pakundangan. Mapagmataas, yan, kadalasan yan ang madalas na kasalanan ng tao. Mapagmataas, mayayabang, mapagkatha ng kasamaan, yan, mapagkatha ng kasamaan. Mga suwail sa magulang, yan, kita nyo po, yung mga suwail sa magulang, ibig sabihin yung walang galang sa magulang, walang galang sa mga o anuman sa mga matatanda, mahangal. Yan, mahangal. Alam niyo ba yung hangal? Pag hangal, talo niya pa yung sirang ulo. No, hangal eh. Mataksil. Yan. Ibig sabihin yung mga taksil, hindi marunong tumupad sa kanilang mga pangako. O yung sa mag-asawa, nagtataksil yung isa. O maging sa magkaibigan, nangyayari yung kataksilan. Mga walang puso. Yan, walang puso. Ibig sabihin, walang puso. Hindi marunong mahabag. Hindi marunong umibig. At di marunong lumingap sa kapwa. Yan. Kinakailangan pala yung tayo po ay matutong lumingap sa kapwa. Ibig sabihin, ating pagtulong. No? Ano mang may tutulong natin, gawin po natin. Hallelujah. Nalalaman nila ang utos ng Diyos na dapat mamatay ang mga gumagawa nito. Gayon man, patuloy sila sa paggawa nito. At natutuwa pang makita na ang iba'y gumagawa ng gayon. Ganyan po yung nangyayari sa mundo. No? Natutuwa sila doon sa mga gumagawa ng kasamaan. Natutuwa sila kung may naapi o buwabaksak ang buhay. Natutuwa sila doon. Natutuwa pang makita na ang iba'y gumagawa ng gayon. Kaya na medyo mabigat yung ating katuruan ngayon, pero kinakailangan ay malaman po natin yan, sapagkat pag tayo nabubukas ng banal na kasulatan, pag nakakita tayo na hindi magandang mga salita, ay iniiwasan po natin, di ba? Kinakailangan ay pag-aralan po natin yung mga bagay, lalo na po yung mga inuutos ng Panginoon na kung saan doon siya napupuot. Dapat po natin ay yun pong ating pag-aralan upang tayo ay mabago ang ating ating karakter. Yun nga po, sabi nga po sa 1 Corinthians 6:19, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos? Ang inyong katawan ay hindi talagang inyo, kundi sa Diyos. Binili niya kayo sa malaking halaga, kaya gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Yan. No? Kaya nga po tayo ay nilikha ng Panginoon ay para tayo magbigay ng luwalhati sa ating Diyos. Maparangalan siya. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Kung ganun po, may pag-asa ba ang mga taong nakagawa noon? May pag-asa ba sa mga taong nakagawa ng ganong kasalanan? Meron po, sapagkat ang ating Diyos ay punong-puno ng pag-ibig, punong-puno ng kahabagan. Ayon niyang ang kanyang obra
pinaka nilalang na unique na kanyang pinakamamahal na nilalang ay huwag mapahamak sa impyerno. Kaya sinugo niya ang kanyang kaisa-isa anak na si Jesus dito sa sanlibutan upang doon sa krus ng Kalbaryo ay ibigay niya ang kanyang buhay para sa lahat ng makasalanan. Kaya napakabuti ng ating Diyos sapagkat nga tinawag ang Diyos ay pag-ibig. Ang ating Panginoon ay punong-puno ng pag-ibig. Binigay niya ang kanyang buhay na parusahan, sinaktan, pinatay upang magbigay ng kaligtasan doon sa lahat na nagsisisi sa kanyang mga nagawang kasalanan at siya ay tanggapin bilang sariling tagapagligtas at Panginoon ng kanyang buhay. Hallelujah. Kaya po, may pag-asa po ang mga makasalanan tulad natin. Tayo po lahat ay nagkasala. Sabi ng Biblia, isa man na nilalang ay hindi nakarating sa kalwalatian ng ating Panginoon. Lahat ay nagkasala. Walang nakaabot sa kalwalatian ng ating Diyos. Kaya ginawa ng ating Panginoon ay siya po ang gumawa ng paraan upang ang kanyang nilikha ay hindi mapahamak sa impyerno kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hallelujah. Hallelujah. Maganda po dito sa Isaiah. Basahin po na Isaiah chapter 1 verse 18. Ang sabi po dito sa Isaiah chapter 1 verse 18. Halika kayo at magliwanagan tayo. Gaano man karami ang inyong kasalanan, handa akong ipatawad ang lahat ng iyan. Kahit na kayo maruming marumi sa kasalanan, kayo magiging busilak sa kaputian. Kita niyo po? Kita mo po yung dakilang pag-ibig, kahabaga ng ating Diyos. Sa lahat ng taong makasalanan, kasama na po tayo doon. Kinakailangan na yung ating paniniwala, ating pananampalataya sa ating Panginoon. Sampalataya na po natin ang kanyang mga salita. Humingi po tayo ng pagsisisi sa ating Panginoon sa ating nagawa. Talikdan ang lahat ng ating masamang ginawa. At tayo po ay humingi ng tawad sa ating Diyos. At siya ay handang patawarin tayo. Yun din po ang sabi dito sa 1 John 1:9. Kaya po ang salita ng Panginoon ay kumpletong-kumpleto. Hallelujah. Purihin ang kanyang pangalan. Dito sa unang Juan, umpisa na po natin sa 6. Kung sinasabi natin tayo kaisa niya, ngunit namumuhay naman sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay sa katotohanan. Ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, kung paano siya nasa liwanag, tayo nagkakaisa at nililinis ng dugo ni Jesus sa kanyang anak sa lahat ng ating kasalanan. Kita niyo po sa pamagitan ng dugo ng ating Panginoon. Kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Kanya po. Ngayon, kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, ay dinadaya daw natin yung ating sarili. Dahil sa tayo ay makasalanan. Sa verse 9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maasa natin ipatatawad sa atin ng Diyos Ama ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y matuwid. Hallelujah. Kung sinasabi natin hindi tayo nagkakasala, ginagawa natin sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang kanyang salita. Kaya po tayo ay makasalanan at pwedeng patawarin ng ating Panginoon. Hallelujah. Sabi dito, basta tayo po ipayag po natin ang lahat po nating kasalanan sa Panginoon. Sabi dito, kasalanan, maasa natin ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya ay matuwid. Purihin ang Panginoon. Kaya lahat ng tao ay may pag-asang makapunta sa langit. Kinakailangan maniwala tayo, manampala tayo sa ating Panginoong Jesucristo.
siya po, siya lamang po ang makapagliligtas sa atin. Hallelujah. Wala pong ibang pangalan sa silong ng langit na binigay ng Diyos Ama, kundi sa pangalang Jesus lamang na tayo ay mapapatawad sa ating mga kasalanan. Purihin ang kanyang pangalan. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Nawa sa mensaheng ito na atin napakinggan mula sa kanyang mga salita, ay ito po ay magbigay sa atin ng babala at makatulong po sa ating mga mahal sa buhay na ganito po ang kanilang ginagawa. Purihin ang Diyos. Sige po, tayo po'y manalangin. Hallelujah. Dakilang Diyos, salamat po. Maraming maraming po salamat sa mga salita mo, Panginoon, na ibinigay mo, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, nawa, Panginoon, patawarin mo po kami lahat, Panginoon, sa lahat po naming mga nagawang kasamaan na sabi mo, napakarumi, maruming marumi, Panginoon. Patawarin mo po kami, Panginoon. Hallelujah. Kinikilala po namin ang ginawa po ng aming Panginoon Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Ibinigay niya po ang kanyang kaisa-isang buhay para sa amin upang kami, Panginoon, mapatawad sa lahat po namin makasalanan, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Di lamang kaligtasan ang binigay sa amin, kundi Panginoon, maging sa kanyang mga sugat, Panginoon, mga kanyang mga latay, Panginoon. Sabi mo, Panginoon, sa pamagitan ng kanyang mga latay, kami nagsigaling. Opo, Panginoon, hallelujah. Alam namin, Panginoon, maging may mga karamdaman ngayon, Panginoon, sa pamagitan ng iyong mga latay, Panginoon, sila'y gagaling, Panginoon. Hallelujah. Hindi lamang buhay na walang galang pinagkakalumba sa amin, kundi kagalingan, Panginoon, sa COVID-19 ito, Panginoon. Hallelujah. Sapagkat dinala mo po ang lahat ng sakit doon sa krus ng Kalbaryo. Dinala mo po lahat ng karumihan namin, Panginoon, doon sa krus ng Kalbaryo. At sinabi mo, naganap na, it is finished, opo, Panginoon, natapos ng lahat, Panginoon. Kaya kami, Panginoon, nagmamakaawa sa iyo, Panginoon. At nananampalataya, nananalig, Panginoon, na kaming lahat, Panginoon, sa iyong muling pagbabalik, Panginoon, kung kami, Panginoon, magsisisi na ang makasalanan, nasampalataya sa iyo, Panginoon, dadali mo po kami, Panginoon, sa iyong paraiso, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Ama. Salamat po. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Hallelujah. Binibigay po namin ang lahat ng papuri, walhati sa iyo, Panginoon, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal Espiritu. Amen. Amen. Salamat po. Hallelujah. Magandang umaga po sa inyong lahat. Purihin ang Diyos. Mabuhay po tayong lahat. Hallelujah. Hallelujah.